Kaibigan, sa oras na ito, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos na manlalalang, sa Kanyang walang hanggang kabutihan sapagkat Siya ay tunay na nagmamahal sa atin. Pinagpala tayo at nililigtas sa napakaraming mga pagsubok, sakuna, tukso at mga kahirapan sa buhay. Purihin natin ang Diyos sapagkat ikaw ngayon ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang lalo mo pang mapatibay at mapapatatag ang iyong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na pangangasiwa para sa Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Sa temang ito, pinakikilala sa atin ang pamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya. At maging malinaw na makikita natin kung paano siya mapapaunlad ang ating relasyon at mapalalim ang pagtitiwala natin at pananatiling tapat sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, habang tayo ay naghihintay sa malapit ng ikalawang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Alam kong marami sa inyo ang nag-aaral sa kanilang leksyon gabi-gabi sa iyong mga tahanan. Binabati ko ang bawat isa, mga viewers natin sa buong mundo, sa New Zealand. Meron tayong kapatid na galing SLM ay naroon sa Canada na ngayon. Ganon din ang mga kapatid na nanonood sa Geneva, Switzerland, sa Rome, Italy. Ganon din ang ating kapatid na si Sir Mayet Clemente Vasconcilio. Maraming salamat at marami pang mga iba. Sa mga susunod ay pangalanan namin kayo, mga kaibigan at mga kapatid. Dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat sa mga reflections ninyo at mga comments sa comment section. Kaya kaibigan, nice kung magkaroon ka nito, kopya nito, para mas magiging alive at vibrant ang inyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o malapit sa Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. Bukod dito, mayroon tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon sa iyong care group class discussion. Patuloy tayong nag-aaral at kasama ko pa rin dito sa studio ang ating guwapong butihing pastor, si Pastor Laudio Melgatos, ang ating stewardship director ng Central Luzon Conference. Kumusta kayo, Pastor Laudio? Pastor Ray, mabuting-mabuti sa biyaya ng ating Panginoon at muli isang pribilehiyo na muli ko kayong makasama at makasama ninyo ako sa Oras ng Pag-aaral. At binabati ko nga po pala ang ating pong mga kaibigan po natin dyan po sa Central Bulacan District. Mm-hmm. Kamakailan lang ako ay naging dalaw at sila'y nagagalak at natutuwa na makita ang lingkod ng Panginoon na naglilingkod sa kanila. Purihin ang Panginoong Diyos. Ang pangalawa nating kasama dito sa studio ay si Pastor Jerry Stabilio, ang ating butihin at guwapong direktor ng stewardship dito sa ating North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti, Pastor Ray. At ako yung nagagalak sa mga adjective na ginagamit mo sa akin. Pogi. Ako ay bumabati sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At ngayong oras na ito ay marahil ang ating mga kapatid sa Balibago Seventh-day Adventist Church ay sumusubaybay. Binabati ko po ang ating mga kapatid, ang pamilya po ng Austria, si Architect Austria. Palagi po siyang sumusubaybay sa atin, Pastor Ray, kasama ng kanyang may bahay, si Sister Agnes Austria. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Alright. Purihin ng Panginoon Diyos sa ating papatuloy, kapatid. Nais kitang anyahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, sa maraming banal na binubukulan ng buhay, tunay na nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat kayo ang nagkakaloob ng aming kailangan at buhay na walang hanggan. Idinudulog namin, Panginoon Diyos, ang aming pag-aaral. Nawa po ang presensya ng Banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng karunungan at pagkaintindi sa iyong mga salita. At magbigay kapanatagan at kapayapaan at transformasyon ng aming pag-uugali ayon sa katangian ng aming Panginoong Hesus. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Ang pamagat ng ating panglimang paksa ay pagharap
sa pagkakautang. At ang talatang sa uluhin ng patatagpuan sa Kawikaan 22, versikulo 7, ito po ang sinasabi, ang namumuno sa dukha ay mayaman at ang naghihiram ay alipin ng nagpapahiram. At hingin natin kay Pastor Laudy na ibahagi sa atin ang kabuuan ng ating leksyon. Pastor Laudy. Salamat muli, Pastor Ray, sa pribilehiyo na muling makasama dito po sa oras ng pag-aaral. Atin pong tatalakayin ang isang paksa na maaring maraming katanungan na babagon po samantalang inyo pong pinakikinggan ng atin hong pamamahayag. Sa Biblia po ay kapansin-pansin na meron pong particular sa pagtalakay tungkol sa pagkakautang. At maganda po at ito ay ating napag-aaralan sapagkat marami po sa mga tao ngayon ay maraming pagkakautang. Ito ay nagpapakita ng malalim na implikasyon sa espiritual na paglakad natin sa buhay Kristiyano. Pansinin ang talatang sauluhin mula sa salita ng ating mahal na Diyos at muli po natin babanggitin. Dito po sa Kawikaan, ang wika ng banal na kasulatan, ang maihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman at ang nangungutang ay alipin na nagpapautang. Maaari tayong makatakas sa pagiging alipin ng utang kung ating inuuna ang kaharian ng Diyos at inilalayo ang ating mga sarili mula sa mga material na bagay. Dahil sa tala ng Biblia ukol sa tipanan ng Diyos at ng tao ay mayroong kasaganaang mararanasan at kawakasan sa mga utang kung ang pag-ibig ng Diyos ay naranasan. Sa magitan ng pagpapakita ng mga tao ng pagsunod sa kanyang mga kautusan, mga panata sa panahon ng pagtanggap sa bautismo at kasali rito ang pagiging tapat sa ikapo at mga handog. At dito po ay nakasaad sa aklat ng mga awit 50, ang talata po ay 14 at 15. Ganito pong sinasabi, ihandog mo sa Diyos ang hahing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa katastaasan at tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Sa makatwid mga kapatid, ang leksyon po natin ay nagpapakita na ang taong nagpapautang ay siyang Diyos ng mga nangungutang at ito ay nagdadala sa konsepto ng pagiging alipin. Kung inyo pong muling tignan ang nakaraan, sa panahon po ni Jesus, kung ikaw ay alipin ay merong hindi magandang kaisipan tungkol sa mga alipin dahil kailangan mong mangamuhan at wala kang kapangyarihan sa iyong sarili. Halimbawa po, ang isang mayaman ay kanyang kaya o kaya niyang bilhin ang isang alipin at kanya itong gagawing alipin at susundin nito ang kahit anong iutos ng kanyang amo. At alam po ninyo sa gobyerno ng Roma ay kinakailangan pangang iparehistro ang alipin na kasama sa bahay upang maging legal ang pagkuha rito. Subalit ang ganitong practice ay tinutulan ni Jesus. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 15, ang talata po ay 15. Ganito po ang isinasaad ng banal na kasulatan. Hindi ko na kayo'y tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Dagdag pa ni Jesus dito po sa aklat ng Marcos, kapitulo 12, ang talata po ay 29. Ganito po ang wika. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, ang Panginoon ng ating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya't makikita natin na sa mga panukala ni Jesus, ang nais niya lamang ay siya lang ang ituring na Diyos dito sa sanlibutan, hindi ang mga bagay na nasa sanlibutan.
Subalit maaari nating pagtagumpayan ang pagiging alipin ng salibutan at pagmamataas sa buhay sa magitan lamang ito ng biyaya ni Jesus at pagbabago ng ating isipan upang malaman natin kung alin ang kasiyasiya at siyang kalooban ng Diyos. Sapagkat dito po ay nakasaad sa aklat po ng Roma sa Kapitulo 12, ang talatay 1 at 2, ang wika. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hayong buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, upang maiwasan ang pagiging alipin sa pagkakautang, ay kinakailangan natin mamulat na ang kasiyahan ay nanggagaling hindi sa kasaganaan, kundi sa yung kontento ka sa buhay. At ito'y pinaliwanag ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na sinasabi, kung sa bagay daigpan ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Kaya't ang gusto po ng ating Panginoon, kung tayo ay kontento sa buhay, ay may iwasan sana natin ng pagkakaroon ng utang nang masigit nating maproteksyonan ang ating sarili mula sa pagkakaroon ng pagnanasa na yumaman. At ang sabi din po ng buod ng ating lesyon, kinakailangan din nating planuhin ang ating financial na kalagayan upang maiwasan natin ng magkaroon ng pagkakautang sa iba. Ang marami pong pagkakautang ng iba ay dahilan sa hindi tamang panukala o plano ng pamilya sa kapirahan. At kung atin lamang susundan ang mga prinsipyo na inilaan ng Diyos mula sa kanyang salita, maiwasan sana natin ang pagkakautang at pagmamahal sa salapi. At alam po ninyo, higit pa rito, mas mapapalawig pa natin ang pagiging masinop at kagandahan sa mga bagay at pangyayari na mahirap at di nakikita. Sa madaling salita, mga kaibigan at mga kapatid, ang katapatan sa Diyos ang maaring sagot sa kahirapan sa pagkakautang. Kung tayo man ay nalalagay sa ganitong alanganing sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos dating buhay ay marami ring namang pamamaraan upang maalis tayo sa pagkakautang sa kondisyon na tayo ay magbabalik loob na maging katiwala at pamuhay ayon sa kanyang kalooban at pagpapala. So bilang mga Kristiyano po ay kinakailangan wala tayong pagkakautang kahit kanino man. Ganito po kasi ang sinasabi po ng aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talata 8. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mga kaibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. So, hinihikayat din na ang Kristiyano ay imbes na magpautang o man lamang, tulungan na lamang ang nangangailangan at patawarin din ang mga walang kakayanang magbayad ng kanilang mga pagkakautang. Maganda po yung prinsipyong tinuturo ng Biblia dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 15, ang talatay 1 hanggang 4. Babasahin ko po sa inyo. Sa katapusan ng bawat 7 taon ay magpapatawad ka ng iyong mga pautang. At ito ang paraan ng pagpapatawad. Bawat may pautang ay magpapatawad ng kanyang ipinautang sa kanyang kapwa. Huwag niyang sisingilin sa kanyang kapwa at sa kanyang kapatid sapagkat ang pagpapatawad ng Panginoon ay pinahayag. Sa isang pag-aibang lupa ay iyong masisingil, ngunit anumang tinatangkilik mo na nasa iyong kapatid ay ipapatawad ng iyong kamay. Sa 4 po, ngunit hindi magkakadukha sa iyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon sa lupain ay binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang iyong ariin.
Kung ating titingnan ang ganitong aspeto ay maaring makita natin ito bilang abuso lalo na sa mga nagpapautang. Subalit ito ang turo ng Panginoon sa atin, huwag maging alipin ng ganitong klaseng pananaw. At kinakailangan ng isang Kristiyano na nais magtapat sa Diyos ay huwag maranasan ang ganitong pagkakautak. Kailangan magbalik ito sa Diyos at magbago ng kanyang commitment o tipanam. Katulad po ng ating binanggit sa Awit 50, ang talata 14. At kung pipiliin lamang ng isang tao ang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa, ay mas lalo siyang tutulungan ng Diyos na makilala siya ng lubusan na gumagawa ng biyaya sa ating mga buhay. At tunay nga po na walang exemption sa pagkakautang dahil lahat ay maaring maging bilanggo ng ganitong karanasan. Subalit, ang magpapabago lang sa ganitong pananaw ay ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa doon sa may nais na mabago siya. So isang konsepto na itinuturo sa atin ng leksyong ngayon ay ang pagbibigay sa Diyos bilang ating pangunahing prioridad sa buhay. Katulad ng ang wika sa Mateo Kapitulo 6, ang talata ay 33. Ganito po ang wika. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Alam po ninyo, mga kapatid, minsan sa sobrang paghahanap natin ng mga material na bagay ay nalilimutan na natin gawing prioridad si Jesus sa ating mga buhay. Dahil ang stewardship ay it's not about us but God, about God and His works in our lives. Ngunit maaari lamang natin magawa ito kapag tayo ay sumasa ilalim na po ng biyaya ng ating mahal na Diyos. At dapat din nating maintindihan na ang paghahanap ng pera ay pagkonsindera sa banal na pagkatawag sa atin ng ating mahal na Diyos. So sa lahat ng gustong pumasok sa pagkakautang ay dapat munang tanungin ang kanyang sarili kung ito ba ay isang banal na bagay o nakatutulong na magpalago ang espiritual na aspeto ng buhay. At kung nais mangutang at hindi na talaga mapigilan, ay kinakailangan humingi ng payo mula sa mga kaibigan o eksperto para hindi tayo magkaroon ng malaking suliranin sa mga bandang huli ng ating buhay. Ganito po ang wika ng Kawikaan. Kapitulo 15, ang talata ho ay 22. Ang wika ng banal na kasulatan. Mabibigo ka kapag hindi ka humingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. So, maging ang Biblia, mga kaibigan, ay nagpapayo rin na dapat ay humihingi tayo ng payong profesional upang huwag tayong madaya at upang makagaan ito sa ating pakiramdam kung nalalagay man tayo sa ganitong sitwasyon. So, ibig sabihin, higit sa lahat, huwag kakalimutang humingi ng karunungan mula sa Diyos na alam lahat ng bagay. So, hingin natin sa Kanya na alagaan o ingatan ang ating mga finances, lalo na sa mga panahong kailangan natin ang salapi. At ang payo ng Biblia ay humingi ng payo sa Panginoon. So ang aklat ng Kawikaan ay nagtuturo rin ng dapat tayo ay mag-ipon upang sa matinding kagipitan o pangangailangan ay meron tayong makukuha. Ganito ang sabi po ng Kawikaan, Kapitulo 6, ang talata ay 8. Ang wika ng banal na kasulatan, naghahanda ng kanyang pagkain sa paginit at pinipisa ng kanyang pagkain sa pag-aani. So makatuwid, mga kaibigan, ay merong paghahanda tayong ginagawa sa mga panahon na ito para sa panahon ng kagipitan ay meron tayong makukuha. Ang pag-iipon para sa hinaharap ay isang magandang payo na ibinigay ng Panginoon kay Jose
sa lugar ng Ehipto. Basahin po natin mabuti. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 41, ang talata po ay 46 at 47. Ganito pong sabi, at si Jose ay may 30 taon nang tumayo sa harap ni Faraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Faraon at nilibot ang buong lupay ng Ehipto. At sa 7 taon sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. So, ang pag-iipon ay isang tanging paraan para mayroong kasapatan sa hinaharap, lalo na sa panahon ng krisis. Kaya huwag gumastos ng gumastos o ng labis kung hindi naman talaga kinakailangan. Kaya mapapansin po ninyo, kahit sa Spirit of Prophecy, ay meron pong itinala si Ellen G. White ng wika na merong kahawig na statement ang sinasabi po ng Biblia ng wika niya sa Counsels and Stewardship, page 268. From the highest to the lowest, God's workmen are to study to economize. Matuto po tayong magtipid, mga kaibigan. At sa ating leksyon na ito ay hindi isinasantabi ang pangangailangan ng pagbabudget. Mahalaga rin po pala, Pastor Urbi, itong pagbabudget. Kaya sapagkat kung wala ito ay mahihirapan tayong maging matagumpay sa kahit anong hamon na harapin natin. Kung ano lang ang ating income, ay sa gayon lang din tayo bumase ng ating mga kagastusan. Higit sa lahat, kasama sa ating pagbabudget ay ang pag-alala sa mga kapuspalad at pangangalaga sa kanila. Kaya't mga kaibigan at mga kapatid, kaya't huwag tayong maging alipin ng utang upang hindi maapektuhan maging ang ating personal na mga paglago sa buhay Kristiyano. Ito po ang mahalaga na pinakabuod po ng ating lesyon. At kaya manawari ay nakita po ninyo ang liwanag na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Wow! Maraming salamat, Pastor Laudy. Amen. Amen. Napakaganda ang kabuuan ng ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid, na tayo ay minamandatuhan ng Biblia na ingatan natin, iwasan natin ang pangungutang. Bagkus tayo ay mag-ipon, maghanda, at magtipid, mag-budget. Malaking hamon ito sa ating buhay Kristiyano. Biro mo yan. Kung tayo'y punong-puno ng utang, ay mahirap yan. Hanggang darating ang panahon ay gusto mo nang mamamatay. Kaya, mahirap yan. Kaya, salamat, Pastor Laudy. Buwan ng ating leksyon ay maayos. Purihin ang Diyos. At alam ko, ang susunod sa atin ay nakahanda na para ibigay ang prinsipyo ng 30 punto. Yes. Pastor Jerry, take it away. Yeah, salamat, Pastor Ray. Salamat, Pastor Laudy, sa magandang paghahanay ng ating mga pundasyon, ng ating lesson ngayon. Ang ating pong mga leksyon, mga kapatid, sa nakaraang mga pag-aaral natin ay ang mga biblical foundation ng stewardship na umaakay at tutulong sa atin na makapamahala ng tapat sa mga pag-aari ng Diyos na nasa atin. So mapapansin natin na bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, sa una nating paksa, ay namamahala tayo para sa mga layunin ng ating Ama sa Langit, para sa malusog sa pagsulong ng Kanyang gawain. Nakipagtipan sa atin ang Diyos sa maraming bagay upang tayo ay Kanyang pagpalain nang maging pagpapala tayo sa iba. Inuhubog sa atin ang Diyos ang Kanyang karakter ng pag-ibig at pinapagtagumpay tayo sa kasalanan ng pagkamakasarili at pag-iimbot sa paraan ng sistematikong pagbibigay, sa pagiging totoo at tapat sa pagbabalik ng Kanyang mga tithes at pagbibigay ng handog para kay Jesus mula sa ating mga income. So ngayong linggo po ay ating tatalakayin ang pakikitungo naman sa ating utang, sa mga pagkakautang. Bahagi ng ating mabuti at tapat na pamamahala ay ang pag-iwas sa utang. Ito ang maliwanag na prinsipyo na sinabi ni Haring David at ni Haring Solomon at ni Apostol Pablo. Yun ay sa ating key text, no? Alipin tayo ng ating pinagkakautangan.
At sinabi sa talata kanina ni Pastor Laudy na sa Romans 13:7-8 na huwag kayong magkautang sa kanginuman. Mm-hmm. Ang pangungutang po ay parang nagiging kalakaran na sa ating lipunan. Mm. Sa lahat po ng level ng ating lipunan, maaaring sa personal, sa pribadong korporasyon at panggobyerno, ito ay karaniwan na, mga minamahal. Tila bagang nagiging paraan ng buhay ng maraming tao ay ang pangungutang. Sa totoo lang po, ito ay marahil ay ito ang salita na kahit sa ang lingwahe at dialect ng ating bansa ay nagkakaintindihan po tayo. Mm. Halimbawa, Pastor Ray, ikaw ay isang Ilocano. Mm. Ano ang Ilocano ng utang? Utang din. Si Pastor Laudy po ay Kapampangan. Ano sa Kapampangan ang utang? Utang. Utang din. Wala tayong Bicol dito, wala tayong Bisaya. Siguro ganun din sa Bicol at ganun din sa Bisaya. Sa totoo lang, ay talagang pag sinabing utang, lahat ng dialect ay nagkakaintindihan tayo. Kahit daw sa Indonesia, alam nila yung salitang utang. So, ako po inaranasan ko na rin ang buhay na may pagkakautang, Pastor Laudy. Alam ko lang ko sa inyo, ha? At hindi madali ang mabuhay na may palaging binabayarang utang. Mm. Palaging nakakaranas po tayo ng katakakapusan sa pinansyal. Palagi mo itong iniisip. At nangangarap ka na isang araw, sana makakabayad ay ka hindi na. Ka na mabubuhay sa pagkakautang. Pero ito po'y tandaan natin, hindi madali. Sa linggong ito, tutulungan po tayo ng ating leksyon ng ilang mga praktikal na paraan tungkol sa utang. Paano natin ito pakikitunguhan ayon sa mga pananaw at prinsipyo mula sa Biblia at praktikal na mga tips para sa buhay na malaya sa pagkakautang. Mm-hmm. Freedom from debt or financial freedom. Mm-hmm. Binigay po sa ating leksyon ng simpleng definition ng debt o utang. Ito po ay living today on what you expect to earn in the future. Sa madaling salita po, ang paggastos ng pera na hindi mo pa kinikita. Yan po ang utang. O mabuhay ngayon sa iyong inaasahan na natitipunin mo pa sa hinaharap. Kaya po dito nangyayari yung madalas na sinasabi po ng marami, kasusweldo pa lang, ubos na. Ubus na. O di pa kaya sumesweldo, ubos na. Ubus na. Eh, mayroon pang nagsasabi, hindi pa ubos ang buwan, ubos na ang sahod. So, pag-uusapan po natin sa leksyong ito ang mga dahilan para sa mga pagkakautang at kung paano natin ito pakikitunguhan. Maaari ba tayong makapamuhay ng malaya sa utang? Ano ang mga kapakipakinabang at mga praktikal na payo at akbang sa pagiging malaya sa utang? Tatlong puntos, Pastor Ray, katulad ng dati. Oo. Ang ating pag-aaral, alamin natin ang mga sumusunod tungkol sa utang. Una, ay reasons of debt. Ano ba ang mga dahilan tatlong bakit R. maraming tao ang nagkakautang? Ang pangalawang R ay reliable counsels from the scriptures and spirit of prophecy. Mm-hmm. And number 3 ay resolutions to get free from debt. Ito po ay tatlong R ng ating point, ng ating lesson. Ang una ay binigay po sa atin ng ating leksyon ang reasons of debt o pagkakautang, mga dahilan ng pagkakautang na pinapakita po daw ng pag-aaral ng sa mga pag-aaral na mayroon pong tatlong pangunahing dahilan na ang tao, ang mga tao ay napapasok sa kahirapang pinansyal. Ito ay iniayos nila sa pagkakasunod-sunod ayon sa madalas na pangyayari. Ang unang dahilan po ay ignorance o kamangmangan. Many people are financially broke dahil sa kawalan o kakulangan ng kaalaman sa pag-handle ng kaperahan. Mm-hmm. Marami ay hindi natuturuan sa Biblia o maaaring pati sa sekular na mga prinsipyo sa pangasiwa ng pera. Gayunpaman, mayroong pag-asa na nananatili para sa atin. Mm-hmm. Ang leksyong ito ay magbibigay ng simpleng balangkas o outline ng mga prinsipyo kung paano isinasagawa ang paglaya sa utang. Pangalawa na dahilan, the second reason for financial difficulties is greed or selfishness. Nabanggit po ito ni Pastor Laudy ang isang prinsipyo kanina na nabubuhay na po tayo sa panahon ng consumerism. Bili dito, bili doon.
ang mga patalastas po na natin nakikita ay umaakit upang tayo'y gumastos at gumastos ng higit sa ating kinikita. Kahit hindi na po natin kailangan sa buhay, ay binibili pa natin. Basta mabigyan kasiyahan lang ang sarili na ating pagnanasa. Marami ay hirap sa pagbabalik na ikapo. They are poor to give tithe or to give back the tithe. Nabubuhay na hindi nakakamtan ang mga pangako ng Diyos. May pag-asa pa rin po sa atin. Kailangan lang natin ang mabago ang ating puso at maging kontento tayo sa ating mga tinatangkil. Ang ikatlong punto o dahilan na natatagpuan ng mga tao ang kanilang mga sarili sa kahirapang pinansyal ay ang personal misfortune o personal na kasawian. Sa ibang salita, yung misfortune ay parang kamalasan, no? Kasawian po ang aking pong pagkakatagalo. Tulad ng nakaranas ng mga maselang karamdaman, this is misfortune, na walang sapat na health insurance, iniwan ang kanilang kuripot na asawa, dinaanan ng natural na kalamidad at nawasak ang kanilang mga ari-arian, marami ay maaaring ipinanganak at pinalaki sa lubhang kahirapan. It is the expression of misfortune o mga kasawian sa buhay. Ang ganitong kalagayan po, mga kapatid, ay mayroon pa ring pag-asa. Bagaman ang daan ay mas mahirap para sa atin, ang kanilang kahirapan ay pwedeng malampasan. Ang pagbabago ay maaaring dumating, maaaring mula sa tulong ng mga kaibigang Kristiyano at payo at tulong ng isang tagapayong maka-Diyos. Ang kasipagan na sinasamahan po ng mabuting edukasyon at ang pagpapala at kabutihan na nagmumula sa Diyos. Kaya kaibigan, anuman ang dahilan, kahit na sa sarili mong pagkakamali, ito'y nangyayari, o tayo po ay nagkaroon ng mga maling desisyon sa buhay, maiiwasan po talaga ang utang. Ganun pa man, yung mga nasa kalagayan ng pagkakautang ay kailangan ng ilang pagbabago sa kanilang mga buhay, sa kanilang paggastos at mga financial priorities. So, yung kilawa po dito ay reliable counsels from the scriptures. Matapos natin makita ang mga pangunahing dahilan kung bakit tayo ay nalalagay sa pagkakautang, ay ating pong susuriin mula sa Banal na Kasulatan. Ano ang mga mapagsasandigang mga payo mula sa Banal na Kasulatan at Spirit of Prophecy? Ang pangunguna po dito ay, ano ba ang panukala talaga ng Diyos sa ating buhay na sinasabi po sa atin ng Deuteronomy 28:1 and 2 and verse 12. Tulungan mo akong basahin, Pastor Ray. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Verse 12. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Yan ang panukala ng Diyos sa atin. Napakaganda po ng isang magandang paglalarawan kung ano ang malinaw na hangarin sa atin ng Panginoon. Hangad ng Panginoon sa atin na tayo po'y pagpalain upang makapamuhay po tayo ng pagiging malaya sa financial of financial freedom. So yan po ay pinangako ni Yahweh Elohim na sinasabi po sa atin, kung ating susundin ang kanyang mga utos at gaganapin ang kanyang mga tuntunin, ay tayo'y magiging tunay na makakaranas ng financial freedom. Ano ang babala na ibinigay ng Panginoon sa paninila ni Satanas gamit ang material na bagay na narito sa mundo? Ating basahin ang Juan 1:2-15. Pastor Ray, please. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Yeah, so maliwanag po dito na binabanggit sa atin na tayo po ay magsiiwas sa mga bagay ng pagmamahal sa sanlibutan, ng mga bagay na materialismo,
mga pagnanasa sa mga bagay na sanlibutan. Eh, ang sabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod sa kayamanan at sa Diyos na magkasabay. So, totoong sobrang malakas ang hatak ng mga bagay na kaakit-akit sa mundo. Papansin po natin yan, mga minamahal. Ang paghahangad ay, na yumaman ay na tayo ay magkaroon ng pera ay humihila sa maraming tao na pumasok sa mga samot-saring mga money scheme tulad ng sugal, networking, kasama na po dyan ang pangungutang kahit na sobrang malaki ang tubo, pinapasok natin. So sa atin pong nakita sa mga pangyayari sa nakaraan o atin pong marahil nabalitaan na ang mga taong pumasok dito sa mga scheme na ito ay nahulog sa bitag na ito ay naging lalong mahirap ang kanilang mga buhay. Hangad ng Diyos na tayo po ay papagtagumpayin sa mga bitag ni Satanas sa pagkakabihag sa materialismo. Sinabi rin ng Diyos na hindi masama ang pera o kayamanan sa kanyang sarili. So there is no evil in money. Ang masakit po ay hindi natin ito alam kung saan dapat siya ilagay. Ano po ang payo ni Haring David tungkol sa kahalagahan ng pagtupad ng ating pangako sa Panginoon sa payo ng paglaya o pagkakaroon ng financial freedom? Ano ang payo ni Haring David sa mga awit 50:14-15? Binanggit ito ng talata ni Pastor Ladi. Ating muling basahin. 14. Ang pag-alay sa Diyos ng pasasalamat na alay at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. 15. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita at walhatiin mo ako. Yan. Ipinakikita po ni Haring David na isa sa karanasan ng financial freedom ay marunong tayong tumupad ng ating commitment o pangako sa Panginoon. Ang tawag dito sa Tagalog ay iba ay panata. So ang pagtupad ng ating pangako po o panata sa Panginoon ay tugon natin ng pagpuri at pasasalamat sa ating Diyos na lumikha at tumubos sa atin. Nang una tayong pumasok sa pagiging kaanib ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, sa isang linya ng baptismal vow ay nakasaad po doon ang isang katanungan dito po sa ating pag-aaral. Ang tanong po doon ay, naniniwala ka ba sa organisasyon ng iglesia? Layunin mo ba na sumamba sa Diyos at suportahan ang iglesia sa pamamagitan ng mga ikapu at mga handog at sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap at impluensya? O bilang mga Adventista, nariyan po kayo mga sumusubaybay, karaniwan talaga nating sagot ay, oo. Kaya't ang teksto pong ito sa mga awit 50 ay isang pangako na doon ay tayo'y maghahandog ng pasasalamat sa Diyos at tapat na magbabalik sa Kanya ng lahat bilang ating pangako. Dito po ang pagtupad ng ating pangako sa Panginoon ay magiging lakas natin na matagumpay na pagiging malaya sa financial o financial freedom. Ang ikatlong bahagi ng ating point ay resolutions to get free from debt. Tayo'y naghahangad, masidhi ang paghahangad na makalaya sa pagkakaroon ng utang. So dito ay ating nakita ang mga ilang mga mahalagang punto. Nang una ay reasons of debt. Pangalawa ay reliable counsels from the scriptures and the spirit of prophecy. At ang pangatlo po ay resolutions to get free from debt. Ano po ang sabi ni King Solomon tungkol sa utang? Nabasa po natin sa ating key text. Pastor Ray, ulitin niya natin basahin ang key text natin. Kawikaan 22 verse 7. Ang namumuno sa dukha ay ang mayaman. At ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Okay. Mga kapatid, totoo pong napakahirap na sadya ang nasa ilalim ng pagkakautang. Kaya po, ang tanong, paano tayo makakaalis o makalalaya sa pagkakautang? Mayroon pong tatlong mahalagang hakbang na ito po'y nagsisimula sa premise o tamang saligan na ating pong importanteng dapat na maalaman. Yan po ay nakasulat sa ating leksyon. Ang saligan o premise ay ang pagtatalaga sa Diyos na maging tapat sa pagbabalik ng kanyang banal na ikapu para makapasok
sa kanyang katalinuhan ng pagpapala. Gusto kong gusto po niya tayong pagpalain at tayo po ay kinakailangan lang maging tapat sa ating mga pundasyon ng pananampalataya. Ang una pong panghakbang para tayo'y makaalis at makalaya sa pagkakautang ay ipahayag, ang unang hakbang, ipahayag na hindi dadagdagan ang utang. Mm-hmm. Atin ang ipangako na hindi na po tayo mangungutang. Mm-hmm. Tandaan po na kung hindi na tayo manghiram ng pera, hindi na tayo makapapasok pa sa utang. Kaya ipangako natin, hindi na ako mangungutang. Kung hindi ka hihiram ng pera, hindi ka na lulubog sa utang. Ang pangalawang step, makipagtipan ka sa Diyos na magmula ngayon at sa patuloy pa, habang pinagpapala ka niya, iyong babayaran sa madaling panahon ang iyong mga utang. Ang nangyayari kapag ka tayo'y pinagpapala ng Panginoong Diyos, ng mga salapi na ating pambayad sa utang, ang gagawin naman natin, gagamitin natin ang pera para bumili pa ng mga bagay. Sa halip na gamiting pambayad at bawasan ang ating mga pagkakautang. Mm-hmm. Ito na marahil ang pinakamahalaga sa mga hakbang. Nating tatandaan, marahil ang nangyayari sa atin kapag ang karamihang mga tao ay tumanggap ng hindi inaasahang pera. Mm-hmm. Basta na lamang gagastusin ang mga perang ito. Huwag po natin itong gagawin. Sa halip, gamitin ito para iyong maiplano na mabawasan ang mga pagkakautang. Mm. Ang ikatlong hakbang, Pastor Ray, bahagi dito ay ang mga praktikal na hakbang. Dito sa pangatlong step. Una, gumawa ng listahan ng lahat ng iyong utang. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Ayon sa pababang kaayusan o descending order. So mula sa malaking utang, pababa sa mga pinakamaliit na utang. Ikalawa, magsimula sa pamamagitan ng pagbabayad na hindi bababa sa minimum na nakatakdang pagbabayad ng iyong mga utang bawat buwan. Dito maiiwasan ang dagdag pang expenses ng penalty. Mm. So dapat bayaran natin yung minimum na mga payment on due. Ang ikatlo ay doblehin mo ang o kaya ay lakihan ang iyong bayad sa anumang paraan na kaya mo sa mga utang na nasa dulo ng iyong listahan. So doon sa mga dulo ng listahan, iyong doblehin ang iyong pagbabayad, i-increase mo para mabawasan niyo ang mga nasa huli. At yung pagpanatapos mong bayaran yon, pagkatapos nating babayaran yon, gagamitin naman natin yung pera na ipambabayad sa utang sa dulo sa listahan na idadagdag naman natin sa mga pangunahing pagkakautang natin. So unti-unti nating mababawasan ang ating pagkakautang mula sa pinakamataas, at pagka tayo nagdoble sa pinakamaliit na utang, yung mga ating babayaran pa sana doon na nabayaran na, atin namang ibabayad sa mga matataas na utang na mayroong mga interes. Mm-hmm. Habang naaalis mo ang iyong maliit na utang na may malaking patubo, mapapalaya mo ang isang nakagugulat na halaga ng salapi para ilagak sa susunod na mga utang. Mm-hmm. Ang paggarantor ba, Pastor Ray? Pastor Laudy, ang paggarantor ba para sa pangungutang o pagkakautang ng iba ay ipinapayo sa Biblia? Mm-hmm. Ano ang sinasabi ni Haring Solomon? Masahin nga natin ang sabi ni Haring Solomon sa Kawikaan 6:1 at 5 na ito'y marami ang gumagawa na dapat natin ring maiwasan bilang mga tagapangasiwa ng kayaman ng Panginoon upang maiwas tayo sa obligasyon ng pangungutang. Kawikaan 6:1-5. Anak ko, kung naging tagapanagot ka sa iyong kapwa, kung itinali mo ang iyong sarili sa isang banyaga, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong mga labi, at ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Gawin mo ito ngayon, anak ko, at iligtas mo ang iyong sarili. Mm-hmm. Yamang ikaw ay nahulog sa kapangyarihan ng iyong kapwa, humayo ka, magpakababa ka, at makiusap sa iyong kapwa. Mm-hmm. Huwag mong bigyan ng tulog ng iyong mga mata o paidlipin man ang mga talukap ng iyong mata.
5. Iligtas mo ang iyong sarili na parang usa sa kamay ng mga ngaso at parang ibon mula sa kamay ng mambibitag. Ganyan katindi. Dapat maging intentional daw tayo na umiwas sa mga garantor. Mm-hmm. Yung pagbibigay ng garantor na pananagutan mo o ikaw ang mananagot sa pagkakautang na iba. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi ni Haring Solomon sa mga Kawikaan 17-18 na hindi matalino ang isang taong pumapasok sa usapan ng pagagarantor. Mm-hmm. So, binababalaan din tayo ni Apostol Pablo na iwasan natin na makisangkot sa mga gawain ng financial scheme na easy to get money. Yung easy to get rich. Mababasa natin yan sa 1 Timoteo 6, 9 at 10. Basahin nga natin, Pastor Ray, na sinasabi na huwag tayong masyadong umasa sa mga financial scheme na easy to get money o easy to get rich, to be rich. Okay, tingnan niya natin. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog ng mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnanasa o nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ng kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Amen. So, sinasabi po ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, na binababalaan tayo na huwag nating gagawing makisangkot sa gawain na may pangakong mabilis na pagyaman. Ating tatandaan na anumang uri ng pangungutang, kahit na ito po ay mapapakinabangan sa inaarap tulad ng investment, tulad ng housing loan at educational loan. Ating tatandaan na may kaakibat po itong lahat ng malaking interest na kasama sa ating mga babayaran buwan-buwan. Kaya't ang gagawin po natin, bago tayo pumasok dito, paplanuhin nating mabuti sa ating pamilya, bago tayo mag-avail ng mga loans na pangmatagalan o aabutin po ng maraming taon ang pagbabayad. Upang maiwasan po natin na maapektuhan ang ating katapatan sa Diyos at bumaba ang ating potensyal na makabahagi sa pagsuportang finansyal sa gawain ng Diyos. Makakatulong na malaki kung ating susundin ang payo ni King Solomon tungkol sa pag-iimpok. Sinabi na po ni Pastor Laudy na tulad ng isang langgam, tayo po ay mag-iimpok sa panahon ng tag-araw para dumating po ang panahon ng emergency at tag-ulan, tayo po ay mayroong magagamit. So ang pag-iimpok ay makakaiwas sa atin para sa pangungutang. Yan ang matalinong payo ni Haring Solomon. Wow! Kapatid at kaibigan, napakaganda. Punong-puno tayo ng pagpapala ang mga biblical injunctions o kaya mga kataga o kaya pagbibigay ng babala, ang banal na kasulatan, na totoo, mahirap talaga isang mandato ng Biblia, banal na kasulatan, na iwasan natin ang uutang. Mm-hmm. Kung maaari nga lang ay huwag na tayong umutang. Yeah. Kundi mag-ipon, mag-budget. At para sa ganun ay sa kinabukasan ay meron tayong gagamitin at gagastusin. Napakagandang halimbawa ang kwento nyo na langgam. Araw-araw nagtatrabaho. Kaya nga tayo binibigyan ng Panginoon Diyos na 6 na araw ay ano, gagawa ka sa 4 na utos. 6 na araw ay gagawa ka, pagkatapos ay 7 araw ay ikaw naman ay pasasambar pa sa Panginoon Diyos. Ngayon, kung hindi naman tayo gagawa ng 6 na araw, tapos... Mabaligtad rin natin. Wala. 6 na araw ka magpapahinga at 1 araw ka magtatrabaho. wala na. Pastor Urbi, dito sa ating tinatalakay, ipinakikilala din ng ating mahal na Diyos ang plano o pagpapanukala. Sa isang sambahayang Adventista o Kristiyano, dapat talaga tayo naghahangad na pinoprograma natin ang ating mga finances. Mm-hmm. At yun ang tinatawag sa salitang English na management. Mm-hmm. Kapag ka merong mismanagement, kahit sa marriage pa, kahit sa finances pa, sigurado magkakaproblema. Mm-hmm. At ang solusyon lang ay ang tamang pagmamanage ng ating finances sa ating mga tahanan. Kasi maging sa mga magkakapatid, kahit sa mga kapatid natin sa iglesia, kapag ka ito'y hindi nabigyan ng pansin, minsan sila-sila din ay nagkakaroon ng suliranin. At kahit na sa mga hindi natin kapatiran sa iglesia, nagkakaroon din sila ng mga problema o suliranin dahil sa
meron tinatawag na mismanagement. Mm-hmm. Kaya dapat pangasiwaan nating mabuti ang ating mga finances upang huwag tayong humantong sa kagipitan at pagkatapos, uutang tayo. Mm-hmm. Yun ang isa sa mga bili ng at atin. At yan, Pastor Laudy, ay hindi naman sadyang madali. Mm-hmm. Kinakailangan talaga na i-practice na unti-unti hanggang sa ma-master natin. No? Hanap na nakita na natin yan na talagang hindi madali. Kaya nga sabi mo nga kanina sa sulat ni Apostol Santiago ay humingi ka ng karunungan sa Panginoon sa bagay na yan. At humingi ka rin ng payo sa mga godly people, mga godly counsels, and then listen to mga experts. Tapos unti-unti natin i-apply yung planning sa family finances para yung budgeting, so, kasama na lahat. I-apply lang natin. No? So sa lahat nito, kaibigan, ay magplano. Na mag-ipon, mag-budget, magbayad ng utang, yung sinabi mo kanina, pero gumastos din. Pero ang gastusin, yung talagang kailangan, hindi yung gusto. Yeah. Yung talagang kailangan mo sa panahon yon. At yun ay nakalaan sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya purihin ang Panginoong Diyos, tayo ay biniyayaan ng katalinuhan at karenuhan ng banal na kasulatan na tayo ay mabuhay na may katapatan at merong magandang respeto ang mga tao sa atin dahil hindi tayo lubog sa utang. Na para laging ito'y nagsusumamo. Kundi meron naman tayong tindig na tayo ay gumagastos ayon sa ating mga kinikita. At tayo ay tumutulo. Kaya Pastor Jerry, meron tayong last words? Yes, si Pastor. Salamat. Gatos. Salamat, Pastor Ray. Napansin natin dito sa ating pag-aaral, mga minamahal na kaibigan at mga kapatid na taga-subaybay, na bagamat hindi sinasabi ng Biblia na hindi kasalanan ang pangungutang, mabigat naman po ang habilin na ito ay ating iwasan. Sabi nga ng Espiritu Practice, parang chicken pox, no? Parang ketong. Iwasan natin itong parang ketong. Para makapamuhay po tayo ng matiwasay. Hangad po ng Diyos na mabuhay tayo na malaya sa pagkakautang. Ating sikapin na sa kabila ng tayo ay nalagay sa pagkakautang, manatili tayong inilalagay natin ang Diyos sa una sa ating mga finances. Magtapat ka pa rin sa pagbabalik ng banal ay kapu at paghahandog. At ikaw ay tiyak na ililigtas ng Panginoon sa pagiging lugmok sa finansyal. Mga kapatid, life can be so good, life can be so hard, never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, sometimes I can't see that whatever comes my way, you will be with me. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. So I will find my way, and I will find my peace, knowing that you meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not
heart when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. When I'm at my weakest, Lord, you carry me. Carry me, and I become my strongest in your hands. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord. My life is in your Inaanyayan ko pong kayo yumuko at tayo po ay mananalangin. Mapagmahal po naming Diyos, kami po ay dumadalangin sa inyo at nagpapasalamat dahil lang sa kabutihan ng mga prinsipyo na aming pong napag-alaman na sa panahon na merong mga pagkakautang ay nakita po namin ang mga practical na pamaraan kung paano makabayad, at nakita din po namin ang mga prinsipyo na kung paano kami nagpaplano sa aming pong kanikanyang mga buhay, sa aming mga pamilya, upang sa ganun, Panginoon, ay sa oras ng kagipitan ay meron po kaming reserve na funds para gamitin sa aming pangangailangan. Dalangin po namin na patuloy po ninyong pagpalay ng aming mga sumusubaybay ng oras ng pag-aaral, naway naging kapakipakinabang sa lahat ng nanood, nakinig, upang sa ganun, Panginoon Diyos, ay may turo din naman namin sa aming mga kaibigan, kapatid, na kailangan po nila ng mga payo ng banal na kasulatan hinggil sa kung paano po sila magiging ligtas sa pagkakautang. Naway patuloy po namin mapangasiwan ang mga salaping ipinagkatiwala po ninyo sa amin sa ikararangal ng ng pangalan ng aming mahal na Diyos. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. 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 Kaibigan, hangad ng Panginoong Diyos na tayo ay maging tapat at manatiling tapat sa Kanya upang biyayaan tayo ng ating mga kailangan araw-araw at magkaiwas tayo o iiwas tayo sa pagkautang at lugmok sa pagkautang at mabuhay tayong may kagandahang loob at nakakatulong tayo sa kapwa at naglilingkod sa Panginoong Jesus. Purihin ng Panginoong Diyos, inaanyahan kita sa patuloy mong pagsusubaybayan ng oras sa pag-aaral. Mahal ka ng Panginoong Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.